Sir, I've also heard your experience with the... you talked about it in your Facebook channel, about that experience with the rock. Oh yes. Well, this is where I met the ET in Lukban, in Ciudad Verdadero, a mystical place, privately owned. And it has a lot of mystical events happening there. If you go there, you meet a lot of things that are unexplainable. The most highly skeptical people I brought there, and my God, they changed overnight, you know, because of talagang it's a mysterious place. Anyway, so pupunta kami ng Boulder. Pupunta na kami ng Boulder kinabukasan. Doon sa Boulder, that was very strange. Para siyang humihinga. Okay. Yung Boulder para siyang humihinga. Totoo yung sinasabi ni JB na yan. Mm-hmm. Pag, the moment na inano mo, hinawakan mo siya, mararamdaman mo siya parang humihinga. Tapos you're being transported to a different, sa mind mo lang ba? Kasi dapat nakapikit ka eh. You're being transported to a different scenario or whatever. At the moment, kung saan yung heart mo or isip mo nakatutok. Diba? So at that time, a few minutes after, I was being transported to a parang hospital scene. Mm-hmm. na parang circular siya sa ilalim. Na doon kami, parang it's a... hindi ko maintindihan eh. Parang circular type siya na doon kami pumapasok papunta sa loob ng hospital. Hospital lang ang nasa isip ko at that time, hospital eh. Yes. Yung time na yun eh. So, papasok ganyan. Parang pero kung mga kasama, hindi ko maintindihan. Tapos, tinanong ko kay may kasama din ako na ano siya, sabi niya, bakit gano'n ang hospital? Sabi niya, ano ba inisip mo na that time? Sabi ko, siyempre, inisip ko yung wife ko. Yes. Sabi ko, inisip ko pa yung wife ko at that time. Sabi niya, that makes sense. No? Sabi niya, baka ang situation where yung mind mo, doon ka inaano nila, doon ka tinutune or something like that, hindi ko maintindihan eh. Mm-hmm. So, sabi ko, bakit at the last point kung saan ako pupunta, meron ako mga tao doon, meron ako nakikita doon na hindi ko nakikita yung face ng tao, pero para siya nagre-receive ng mga anything incoming. Okay. May mga, meron siya parang tinatatakan, pinipirmahan, at ano. Sabi ko, sabi niya, ano yun? Sabi ko sa kanya, ano ba yun? Sabi niya, ano ba yung work ng wife mo dati? Sabi ko, my wife was a judge. Hmm. Her lifetime. Sabi niya, it makes sense. Baka what you saw was her. Kasi ganun daw yun eh. Kung ano yung parang job mo dito sa earth. Yes. Ganun din daw halos ang magiging job mo sa taas. Okay. Nung time na namatay ka, parang ganun. Oo. Yeah, lahat naman, hindi naman, halimbawa kung ikaw ay farmer lang ngayon, nag-progress ka, naging lusyutan ka, parang lusyutan ka rin doon sa taas, parang okay. Ganun. Okay. Parang ganun yata ang pinagbibigyan ng si Larry. So, yun, tinanong ko sa kanila, ganun pala yun. Okay. Matanong ko, sir. So, very vivid yung, I mean, parang hanggang ngayon matandaan mo siya. Yes, hanggang ngayon. Sobrang vivid nun vision mong yun, yung nakita yes. mong yun. Yes, hanggang ngayon matatandaan ko pa yun. Hindi ko alam, galing sa hospital tapos pupunta ka ng parang receiving ka or ikaw ay mag... Parang ganun, mind din yan eh. Parang nag-dream lang din ako. Oo. Pero usually yung dream nawawala sa'yo. Yes, oo. Oo. Diba? Pero ito, until now, I can still remember. Okay. Mm-hmm. I can still remember. Dalawang boulders yun. Yung isang boulder, wala akong na-feel. Yung maliit na boulder, doon ako sa malaki lang talaga. Yun yung sinasabi ni Jimmy na yung malaki na yon na dinala siya doon sa baba.